Dito ka namin po namin. Panginoon, nakikiusap po ako. Iligtas niyo po si ABL. Iligtas niyo po ang lola ko, Panginoon. Samahan niyo po akong ipagdasal si AVL. Panginoon, wala po ako sa tabi ng mama ko ngayon. Pero alam ko po hindi niyo siya pababayaan. Iligtas niyo po siya, Panginoon. Iligtas niyo po ang mama ko. Pusulubusong natulungan magbago. Pero, iligtas niyo po siya, Panginoon. Nakikiusap po ako. Time of death. Doc, may tracing po. Check pulse. Doc, may pulse po tayo. Check vital signs, please. Monitor vital signs and keep me posted, okay? She's gonna be okay. Ano nangyari? Ligtas na bang nanay ko? Her heartbeat is now stable, but she's still unconscious. I'm afraid your mother is in a coma right now. Excuse me. Nagigising si AVL, pero ligtas na siya. Panginoon, maraming salamat po at liniktas niyo po si AVL. Iniligtas niyo po ang lola ko. Maraming salamat po, Panginoon. Matagal ho siyang na-confine doon sa nasusunog na school. Kapag ho kasi may sunog, lumiliit po ang amount of oxygen sa ating paligid. Nakadagdag pa ho doon yung nalanghap niyang usok mula sa sunog. Ito ho yung mga naging factors bakit natigil yung pag-deliver ng oxygen sa brain niya. Ito rin ho yung tinatawag nating hypoxic brain injury. Ito rin ho yung nag-cause ng kanyang comatose state. Doc, please. Kisigin yung nanay ko. Ito, kisigin mo siya. I'm sorry, sir, but during her coma state, hindi ho natin madedetermine kung hanggang kailan o kailan ho siya magigising.
Dahil sa ngayon, hindi pa ho niya kayang huminga by herself, gagamitan ho natin siya ng ventilator. And we'll monitor her every day para makita yung kanyang progress. Ma, sorry po. Pasensya na po, Ma. Patawarin niyo po ako. Sorry po. Kasalanan ito. Kayo ang dahilan kung bakit nangyari sa nanay ko to. Umalis na kayo. Wala na ka ba naman? Mga bata lang sila. Please. Sorry. Pare-pareho tayong ayaw ng problema. Umalis na kayo. Balik na lang tayo sa ibang araw, ha? Halika na. Swerte ka, AVL. Nakaligtas ka ngayon. Pero huwag kang mag-alala. Darating din ang araw na makukuha ko na rin ang kaluluwa mo. Parang hindi
yung siya gigising. Ano sabihin niya, Paul? We have to remain optimistic here. Kaba yung huling pag-uusap namin. Tung galit ako sa kanya. Yung sinigawan ko siya. Yung halos ikulong ko siya sa sarili niyang bahay para na masunod yung gusto ko. Eh, gusto ko lang siya protektahan eh. Gusto ko lang protektahan yung nanay ko. Problema lang. Magkaiba kami ng pinupuntahan ng nanay ko. I'm sure naiintindihan niya ni AVL. Tulad nga ng sinabi mo, magkaiba kayo ng paraan kung paano niyo sinusolusyonan ang mga problema niyo. But I'm sure she understands na ginagawa mo lahat yun dahil mahal mo siya. I just wanted to be the best son for my mom. You are. At alam niya ni AVL. Paul, anak, alam ko yun. Alam ko naman na ginagawa mo ang lahat ng yun para nilang naman sa akin. Kung hindi na siya gigising, hindi ko alam kung kaya ko harapin yung sarili ko. Hindi ko alam kung mapapatawad ko yung sarili ko, Martha. Everything's gonna be alright, okay? Sa ngayon pa, walang makakapagsabi kung kailan magigising si AVL. Tanging life support lang ang bumubuhay sa kanya. Kapag wala yung makinang yun, hindi magsusurvive si AVL. Di ba, Doc? May nagigising naman po sa pagkakoma. Oo naman, Dimas. Hanggat may buhay, hanggat may huling hininga si AVL, wala namang imposible na magising siya. Dok, may magagawa po ba tayo? Ano pong may tutulong namin? Sa ngayon ho, tanging panalangin lang ang maitutulong natin sa kanya, Aling Beth. Siguro nga, Martha. Wala akong magagawa para sa kalagayan ng nanay ko ngayon. But I still have the company. Yung kumpanyang itinayo ng nanay ko. At gagawin kong lahat para protektahan to. Ma, huwag ka mag-alala. Aalagahan ko kung ano meron tayo ngayon. Ayusin kong lahat bago ka magising. Maging maayos na yung dalawa, Ma. Hindi ako papayag pag-isip mo wala ng lahat ng ito. Gagawin ko ang lahat para protektahan to. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi ko pa katapusan ito. Nagawa ko ng paraan para magising ako. We can still fix all of this. Kailangan makabalik ako sa katawan ko. I should get out of this coma. Nathaniel, sinisisi mo pa rin ba yung sarili mo dahil sa nangyari? Alam kong hindi dapat, Tabi. Ang dami kong nailigtas. Pero yung sarili kong lola, hindi. Huwag ka nang malungkot, Nathaniel. Sabi nga ni Doc Rachel, may pag-asa pa daw magising si AVL. Ang pinag-aalala ko lang talaga, Abby, hindi ko pa si AVL natutulungan na tuloy ang magbago. Kapag hindi na siya nagising, hindi ko na maililigtas yung kaluluwa niya. Kaya sana mabigyan siya ng pagkakataon na mabuhay ulit.
Kumising ka. Kumising. Kumising ka. Kumising ka. Kumising ka. Kising. 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 Patawarin mo ako, ha? Kundi dahil sa akin, hindi mangyayari to sa mama mo. Wala ko kayong kasalanan, Nay. Masakit lang, ho. Eh, hindi ko man lang ho siya nakausap. Eh, hindi man lang ako nakapagpasalamat sa ginawa niya. Nay, kung di na siya magising, hindi ko man lang nasabi sa kanya na sa kabila ng lahat, napatawad ko na siya at mahal na mahal ko siya. Anak, huwag ka mag-alala, ha? Mangyayari yun. Magigising ang mama mo. Huwag ka mawala ng pag-asa. Thank you.
habang hindi ko magagawa yung gusto kong mangyari. Mukhang mananatili akong kaluluwa hanggang sa gumaling ang katawan ko. I tried everything. Wala na akong magagawa. I was on my way para makipagkasundo kay Mary to show my son Paul the right way. Paano ko magagawa yun ngayon? Panginoon, maraming salamat po at nakaligtas na po si AVL. Hindi ko pa po tapos yung mission ko sa kanya. Gusto ko po siyang tulungan ng magbago ng tuluyan. Kaya sana po magising na po si AVL. I have to get out of this situation. Kailangan na akong gumising para sa mga anak ko. Po ako ng lakas upang matulungan ko po si Sir Paul. Nakikita ko pong punong-puno po siya ng galit sa puso niya. Pero hindi po ako susuko, Panginoon. Naniniwala po ako, kaya pa rin pong magbago ni Sir Paul. Maraming salamat po ulit, Panginoon.